Narito ang programang totoong-totoo. Tambayan sa TWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahalagang mga issue. Tambayan! Tambayan! Sa TWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa TWIZ. Hello po. Hello mga katambay. Happy, happy Thursday po. Yeah, medyo makulimlim po ngayon. Kamusta po kayo? Kasama po natin sa booth ngayon ay si Banat Bay. Hello po. Magandang tanghali. Bago pong lahat, don't forget po, share at comment po tayo. At binabati ko po ang testa ng 25th anniversary. Naimbitahan po tayo dyan sa Binmalay, Pangasinan, sa Pangasinan Technical Institute para po sa isang meet and greet. Binabati ko po si Director Renato de la Cruz. Salamat po sa invitation at sa mga taga TESDA Region 1. At happy 25th anniversary po sa buong TESDA. Ayun. At ngayon nga po, pag-uusapan natin itong mga nakaraang araw, mga pangyayari tulad nga po nung budget. Kasi oh, kahapon di ba nun ka? Nandun kami ni Carlos Munda. Mm-hmm. So, isang araw yon na anong araw nga ba yun? Wednesday yata? Tuesday. So, naipasa na yung budget po ng Kongreso, ng DBM. At ito po inayos na kaagad. Agad-agad na inaayos ito. Kahapon din, kahit to holiday ay nagkaroon ho sila ng pagtitipon ng mga congressman natin para ayusin ito. Mm-hmm. Gayun din ng kahit to holiday talagang sabi nga kailangan na maayos ito. Alam mo bakit ba mahalaga na maayos itong budget? Kasi yung iba nagre-react na sabi nila bakit ba masyadong atat-natat ayusin yung budget? Kasi kung matatandaan nyo nung nakaraang taon ito po ay na-delay. At na-delay dahil sa na-delay ito, bawat araw ang nawawala sa ekonomiya ng bayan natin ay 1 billion. Mm. So imagine niyo 'yon. Kung 'di ba nung last time dahil hindi magkasundo, hindi natin alam kung bakit nagkaganon-ganon, hindi ba naasikaso, hindi nagkasundo ang mga ano natin, 'yan. 1 billion a day ang nauubos sa kabataan ng bayan. So, ngayon, ito kaagad ang, kasi ang, siyempre, mandato ng mga, ng Kongreso sa pangunguna ni Speaker Cayetano, yung, comfortable life. Ipagpatuloy. Yan yung kasi yung sinabi ni Presidente Duterte dun sa SONA. Comfortable life for all. Oo, comfortable life for all. So, dapat, sa pamamagitan nitong, alam naman natin ng papel ng House, pagdating sa ganyan. So, isa na dyan yung budget. Paano ba yan? Ibig sabihin, pag yung budget na yan, naipasa ka agad, tulad ngayon, meron kanina, inayos na rin yung budget ng mga departamento, mapapabilis yung mga proyekto na nais ng Pangulo na matapos. Kasi nagahabol ho tayo ilang taon na lang bago alam natin na matapos ang termino ng Pangulong Duterte. Nakakatakot pag natapos yan at pag natapos ng kanyang termino at hindi natapos ang mga proyekto. Delikado ho yan. Baka mamaya magka-pending-pending na naman. So, hinahabol natin yan for our comfortable life. Yeah, syempre kasama dyan na, of course, budget para sa build. Dyan na rin sa tertiary, diba? Education. At marami pang iba. Kaya, good job po. Diba ano to ilang araw ito hanggang next week? Ayusin ng budget. So, in everyday, kahit nga, alam nyo ho ba kahit holiday, okay, nagtatrabaho itong mga ito dahil mabilisan ito. Ayun din ang kinagandahan ng nagka problema sa speakership. Siyempre 15 months so si Speaker Cayetano todo ng trabaho para may pakita niya na sige, kaya natin 'to. Gawin nating maayos 'to, mabilis. Para lumuwag, bumilis-bilis din yung mga proyekto at maging maluwag para sa ating mga kababayan. Nung andun ka sa House of Representatives, na-witness mo din, di ba, yung courtesy call between yung mga legislators natin,
kay Speaker Cayetano at mga taga KSA. Mm-mm. Ano ba to sa KSA nito? Parang ano to eh, itong mga minister? Although ang tawag nila kasi president. Okay? Pero ang katumbas nito ay speaker. Ah, speaker natin. Din ng Napakahalaga nitong pagmi-meeting na ito dahil sabi nga, andun si din si Yusek Arriola. Oo, Yusek Sara Arriola ng OMWA. Oo, so napaka-importante nito na alam nyo ba sa KSA, 956,000, almost 1 million ang OFW doon sa KSA. So alam naman natin na KSA, actually sila pinakamadami in terms sa Middle East. Mm-hmm. So kailangan pangalagaan yan, yung ano natin. Alam nyo, ang problema kasi sa OFW din, marami, sabi nga ni Yusek, is maraming pumupunta dyan, medyo hindi alam yung mga batas. Yung iba, talaga naman, yung iba may ginagawa talagang medyo mali. Yung iba, talagang ano lang eh, medyo hindi lang nila alam yung kultura. Eh lalo na sa Saudi, di ba? Nagpunta ka sa Saudi, mahigpit dyan eh. Sa Riyadh. Oo, hindi katulad dyan sa Dubai, medyo open. Actually, mahigpit na nga ako sa Dubai. Katulad dyan sa Saudi, yung ating mga household service workers, ang pipirmahan nilang kontrata halimbawa ay bilang kasambahay. Pero pagdating daw doon, halimbawa yung bahay nung kanilang employer, apat na floors, isang building yan, lilinisan niya yan bawat floor, bawat kwarto, bawat CR. Kaya nakakaawa nga. Kaya nga po, maganda. Itong magandang relationship eh. Kasi ang ganda. Dahil sa first time nga daw ito, sabi nila na magkaroon ng ganitong klaseng pagtitipon. O yung relasyon. Mm-mm. Kasi alam naman natin, di ba, nung mga nakaraan, hindi masyadong pagdating sa diplomasya. Oo, yung nakaraang mga administrasyon, inasikas yung diplomasya sa Amerika. Mm-hmm. Doon sa Amerika lang, tsaka sa Western world yun lang. Mm. Pero this time, inaayos talaga, lalo na, kasi iniisip natin dito yung mga OFW eh. Yan ang iniisip ni Tatay Digong eh, di ba, sa ating Pangulo, na yung OFW natin, mapangalagaan. Correct. And speaking of KSA, binabati natin si Samia Mia Ujaman, watching from Mecca, KSA. Ayan po. Sa mga nasa KSA po, comment po kayo. At sa iba pong panig sulok man ng mundo, mag-comment po kayo. Please don't forget to like, share, and comment para po makisali sa ating talakayan dito sa Tambayan. Yan nga. Dahil din doon, alam nyo yung ano, yung ating, kasi marami din tayo nakakausap ng mga congressman pag nandun tayo sa House. So talagang priority nila. Ano ba yung goal nila? Okay. Ang goal kasi nila, kung ano yung mga agenda ni Presidente dun sa SONA. So sinusundan nila yun eh. Halimbawa, tulad nito, bakit ba kailangan itong mga courtesy goal na ito? Kasi siyempre, ang isa sa mga goal din ni Pangulo yung Department of OFW. Mm-hmm. So pag natayo yung Department of OFW, importante yung relationship natin sa mga ganyang bansa. Mm-hmm. Lalo na yung mga Middle East. Oo, Middle East. Kasi actually yung pinakamadami sa buong mundo, eh yung siyempre Amerika, ang maraming Pilipino. Uh-oh. Pero hindi na OFW yung karamihan dyan. Eh. Karamihan dyan nakatira na. Uh-oh. Ang madami dito sa Saudi. Uh-oh. So yan yung priority ng ano ngayon, ng House. Yung mga sinabi ni Pangulong Duterte, kailangan matupad. Yun. So kasama din dyan sa Senate naman, eh, talon tayo sa Senate. Kasi isang napaka-importanting makuha ni Pangulo, nag-komento si Pangulo. Anong sabi? Kay... Actually, nag-blind item siya. Ah, patungkol sa traffic? Itong atribida. Atribidang lady. Oo. Uh-huh. Nag-komento siya na ito kasing atribida na to. Feeling kasi ang dating, feeling kasi nito ni atribidang ano, ni Senadora. Mm-hmm. Mga korap. Itong nasa gobyerno, kaya tuloy ayaw ibigay yung emergency power. Mm-hmm. Parang kasi pagdating ng emergency power kasi ang magdidesisyon na lang yung DOTR. Oo. Hindi nadadaan sa kung ano-ano man. So feeling niya ayaw ibigay kasi nanakawin. Mm-hmm. Si Pangulo Duterte ilang beses na inassure na walang korupsyon na mangyayari sa akin, sa aking administrasyon. Kaya tuloy sabi ni Duterte, bahala kayo dyan, you're right in EDSA. Yun ang nga sinabi ni Pangulo na dahil nga dito sa atribidang lady senator na pinipigilan niya pagbigay ng emergency powers,
eh halos eh, parang sumusuko na nga si Pangulong Duterte dahil sabi niya hindi natin masusolusyunan ang problema ng trapiko sa termino daw niya. Dahil nga eto, nakausap po natin si DOTR Secretary noon pa kasi nga sinasabi nito atribidang lady daw na hindi ibinibigay yung mga requirements. Pero sabi ni DOTR Secretary Togade, kumpleto lahat na naibigay na nila. Kaya yun, sana may pag-asa pa. Kasi alam nyo, yung ginagawa ng natin, gobyerno natin, inaayos yung build project. Inaayos yung mga infrastructure. Para, kita nyo naman nakikita naman natin sa kalsada natin, ang daming ginagawa. Mm-mm. Ang problema, pag may ginagawa, medyo may konting adjustment sa part natin. I mean, sa kalsada, syempre sisikip yan, pag sumikip yan, traffic na yan. Isang lane lang ang mawala. Siguradong grabe na ang traffic dyan. Magkakaroon na ng bottleneck yan. Mm. So, ang problema ngayon, paano yung mga mabilisang solusyon? Ito kasi yung mga pangmatagalang solusyon na ginagawang bridges o ginagawang mga skyway o ginagawang mga tulay. Pangmatagalan yan. Uh-huh. Paano ngayon itong pangmabilisan? Uh-huh. Kailangan dyan, emergency power. Uh-huh. So, yun, itong si atribidang babae na itong senadora na ito, pilit ng pilit na i-certify na urgent. Obvious naman. Ayan, sabi nga ni Senator Tolentino, nakalagay din doon sana sa pagbibigay ng emergency powers ay mabago yung oras ng pagpasok ng mga estudyante. Diba? Pati yung mga empleyado, mall hours, at pati syempre yung mga transportasyon sa LGUs, yung dali ng trapiko, at yung mga pampribadong yung mga private subdivision na yan, sana ay magamit yung mga daan doon. Actually, marami pang pahaging si Presidente. Alam, halatang nagiinit na ulo niya dito sa atribida na ito. Sabi niya, humanda siya hanggang matapos ang termino niya. Oh. Sabi ko nga, di ba, kung maaalala niyo, hulaan ninyo kung bakit tumakbo si Presidente, anong binigyan niyang dahilan. Naalala niyo noon, 2016? Mm. Ang pinaka dahilan na sinabi niya, okay, dahil ayaw niya na magkaroon ng presidenteng Amerikano. Ayun, correct. Ito yun. Mm-hmm. Etong si, pakalanan na natin, blind item pa to, si Grace po. Etong Grace po na ito talaga ang dahilan ng Actually, napaka-ambisyosa nitong babae na ito. Mm-hmm. Sa totoo lang yung pagtakbo niyang presidente, kasi wala naman nagawa to si MTRCB. Meron. Ano? Siyang naglagay ng SPG na rating. Kaya marami nakakalusot dyan ng mga, alam mo na, mga malalaswang, mga teleserye. Ipaliwanag mo kung bakit nakakalusot. Okay. Ganoon na nga, di ba? Meron tayong rating na G, General Patronage, PG, Parental Guidance, SPG, Strict Parental Guidance. Ngayon, may mga guidelines kasi yan. Yung pag ang isang, hindi, general audience pala yung G. General patronage, pareho lang din. Kapag yung isang teleserye ay hindi makapasa sa G or PG dahil sa violence, sex, language, drugs, ilalagay yon sa rating na SPG. Ang problema, yung SPG, R13 na ang dating, ang so, tema. So, sa madaling salita, dati, PG, tas R13. Hindi, yung R13 sa movies kasi yan Ibig sabihin, pag R13, definitely hindi pwedeng pang free viewing, hindi pwedeng pang television. No, kaya nga, so kailangan nilang gumawa ng isa pang rating para pumasok. Kasi nga, di ba, gusto, yan naman ang bumibenta, kumikita. Yung mga kontrobersyal na mga teleserye, sige, tarangin natin yung mga katambay natin ng mga netizens. Ano ba yung mga teleserye ngayon na sa tingin nyo ay hindi dapat ipinapalabas sa television? Oo, di ba? Meron diyang mga lantaran na. Hmm. Yung kalaswaan, paki-komento po dito kung ano yung mga yon. Kaya kung nakakalusot yan, ay circumventing the law nga ang tinatawag merong SPG at yan ang accomplishment ni Grace po. Yan yung nangyari is parang, sige, hindi natin maipasa tong mga violence at saka tong mga soft
porn na sa TV dahil papasok na yan sa ari, di ba? Pag naging ari, hindi na sila pwede sa TV. Hindi na pwede. Pelikula pwede pa. So, gawa tayo. Parang yan nangyari, gawa tayo ng palusot. Gawa tayo ng sasaksakan. Para pag hindi siya, so, PG, dagdagan natin ng SPG. Hindi pa rin siya sa R. So, pasok na siya ngayon sa TV. So, parang ano eh, nilusutan yung batas sa pagdagdag. Eh, syempre, anong pakinabang ni Grace po? Eh, yung mga ano niya, mga kasama niyang mga producer. O, teka lang, babalik po ang Tambayan Oras 12:15. Tambayan sa DWIZ. DWIZ. Muli nating balikan. Tambayan sa DWIZ. Nagbabalik po ang Tambayan. Makausap po, kasama natin si Banat Bay. At tuloy-tuloy po ating talakayan dito. At ngayon nga, nagpapabati po may mga kababayan po tayo na nanood dyan po sa KSA. Ayan, hanapin ko lang po yung mga comments. Si Miss Carla Talamisan. Tapos si Tony Santiago Galgana. Konnichiwa! Bakit konnichiwa? Hello din kay Vilma Arenas. Ayan. So, ayun nga, pinag-uusapan natin ito si Grace po. Alam nyo itong Grace po na ito, hindi ko maintindihan kung ano, no? Wala na nga siyang nagawa doon sa MTRCB noon, pinag-usapan natin. Pinapalusot niya pa yung mga violence and soft porn through doon sa ginawa niyang SPG. Mm-hmm. Tapos bigla pang nangarap maging presidente. Etong ano niyo dito ha. Mm. Si Grace po, walang-wala yan sa social media. Okay. Kahit ano pang pag-hire niya na kung ano-ano, wala, bagsak yan sa social media. Mm. Pero, alagang-alaga ng mainstream media yan. Mm. Kaya yung naglakas loob na tumakbong presidente. Okay. At dahil nga dyan, sa totoo lang, alam nyo, nung time na yon, ang galing din ng, ano, eh, ng foresight ni presidente. Mm. Ano na siya dyan eh. Medyo lamado na siya dyan. Kasi alam natin na sirang-sira na si Mar eh. So, alam nating medyo maraming controversial din si Binay, di ba? Natandaan yung pumutok yung sa City Hall. Mm-hmm. Although anak naman niya yun, still, it's a family. So, alam ni Presidente, kung meron mang malinis doon, nung time na tatakbo Presidente noong 2016, eh yan si Grace po. Malinis in a sense na hindi masyadong walang ginawang pagnanakaw o walang mga akusasyon sa kanya, walang kinasangkot ang kontrobersiya. Ang meron lang eh, yung mga, sa totoo lang, kaya naman wala din kinasangkot ang kontrobersiya yan kasi wala naman ginawa yan. Correct. So, nakita kagad ni Presidente, kaya nga sinabi niya, ay ito na lang, hindi dapat manalo yan kasi Amerikano yan. So, ayaw niya, hindi niya sinabing direct, sinabi niya na si Grace po ganito, sinabi lang niya na ayaw niya magkaroon ng pangulo na Amerikano. So, makikita natin yan, and yet, pansin ninyo sa 2019, umarangkada pa rin siya sa Senate. Mm-mm. Eh kasi nga, inalagaan yan ng media. Siyempre, oo naman. Kaya nga, magandang ano din eh, stepping stone yung sa MTRCB. Although, tinatanong ngayon 2022, pinag-uusapan mm-hmm. ngayon 2022, yan ba ay presidentiable? Oh. Ang tanong kasi, alam nyo sa totoo lang, wala na ang Liberal Party o ang Dilaw, wala na silang hawak na presidenting matino Mm-mm. na pwedeng tumakbo. Si Lenny, alam naman natin, medyo talagang mahina ang utak. Mm. Hindi lang mahina ang utak, medyo nilagyan na ni presidente sa madaling salita. Eh. Naalala niyo yung naging sekretary siya doon sa housing. Mm-mm. Tapos anong sagot ni presidente dyan, di ba, pag tinatanong siya? Sinabi yan mismo, direkta ni presidente, incompetent yan. Mm, correct. So, pag ikaw, sinabi yan ng isang presidente na napakataas ang rating sa sinabi sa'yo at uulit-ulitin niya pa yan, incompetent yan. Hindi yan pwedeng maging presidente. Oh, pero alam mo na, syempre, popularity pa rin eh. Hello, di ba nga, merong parang memorial na iginawad kay sa tatay niya. Tapos, andyan pa rin ang probinsyano. Mga ilang taon pa kaya yung probinsyano si Grace po. Kaya nga, ito na nga, si Grace po na hinahawakan ng media ngayon, di ba? Pero, may nakakatakot din dahil merong sinasabi na merong isa pa. Mm. Hindi ko na lang babanggitin kung sino kayo nang bahala na inaalagaan ng media. Oh? Ah, oh. Okay. Well, although,
Yung tao naman na yon, ako actually pabor nga ako doon eh. Magusto ko yung tao na yon pagka tinitingnan ko. Oh, si ano, diretso na natin si Mayor Isko. Kaya yung analysis ng iba na si Mayor Isko okay yan eh. Ang problema, mukhang yan ang inaalagaan ng media ngayon. Bakit ba? Bakit ba nila kailangan mag-alaga? Kasi ho, nakasalalay sa gobyerno ang buhay ng isang media network. So, kailangan nila magkaroon ng isang presidente o, na alam naman natin hindi against sa kanila. Oh, correct. E, tanongin natin mga katambay natin, mga netizens natin, kung halimbawa pa ay si Po ay tatakbo. Halimbawa, si Po ay tatakbo bilang presidente. Ito po ba iboboto ninyo? Iboboto ninyo? Kung oo, paki-heart. Kung hindi, loving face. Hello kay Anna Cris Garcia, watching from New York and from Japan, si Gerald JB. Ayan, sa mga kababayan po natin sa Japan, abangan nyo po. Baka po tayo ay magpunta dyan September 6 to 12. Pero pakiabangan po for more updates. Oo. Pero linawin ko lamang po, ano, hindi ko sinasabi na dilawan. Actually, ilang beses ko na sinabi ito sa mga live ko na hindi po dilawan si ano, si Isko. Nagkakataon lang, eh, meron talagang mga, alam nyo na, kasi ganyan ho sa politika eh. Alam nyo, mag-ingat ho tayo dun. Hindi tayo mag-ingat sa politiko lang. Mag-ingat tayo dun sa mga quote-unquote kingmaker. Sila ho kasi yung mga nag-aalaga talaga ng politiko. Ayan, inaalaga nila yan from, sa totoo lang, sinisimula nila from congressman to senator. Inaalagaan na nila yan hanggang tumakbong presidente para meron sila kapit, meron silang hawak pagdating na ng pagnanalo itong presidente. Siyempre, nandyan na yung mga department, nadadaan yung negosyo nila. Kaya inaalagaan. At, speaking of that, alam nyo ba, nasabi nga, okay, meron akong konting chismis sa inyo. Alam niyo naman, chismoso ako. Na merong nag-aalagang isang oligarch dyan kay Grace po. Ayan. So, actually, alam na ng mga netizen ito. Ewan ko lang kung alam ng iba pa nating kababayan. Kaya ito, hindi, magtataka kayo eh. Sino ba ito si Grace po? Bakit ba parang biglang sumulpot ito? May nag-alaga kasi dyan na isang oligarch. Okay, ito yung pulso ng ating mga netizens. Maraming laughing face. Ibig sabihin, hindi na nila iboboto. Si Atrevida Lady, sabi ni Osar Amboyao, no way. Ayan, tapos sabi ni Anthony Saracho, no. Mylene O. Pedrera, no to po, sabi. Ayan, no way, sabi ni Mary Ann Lota Johnson. Perlita Isidro, Ishiro, no. Senga Fonacier, Fonacier. Agnes, ito. Oh, hindi. Hindi daw. Ayan. Sara Duterte pa rin kami dito sa Mindanao. Sabi ni Jaime Hatoza, of course. Actually, of course, yan yun. Actually, yan nga yung ano eh. Sinasabi nilang paulit-ulit eh. Na sana nga si... Kaya nga ngayon, alam nyo ba? Kasi alam naman natin eh. Ang taas ng rating ng Pangulong Duterte. Okay. Kung sino man ang endorso niya, ay siguradong pasok sa banga, sabi nga eh. Sa 2022. Kasi wag ho natin ano, wag ho tayong sabihin natin masyado pang maaga. Hindi ho. Pinaplano na ho yan ng ilang mga politiko natin. Whether you like it or not, ayaw man nating tanggapin, pero totoo ho yan. 2022, ilang tulog lang yan. Lapit na yan. Lapit na. Okay. Oo, magto 2020 na nga eh. Bilis so, naman, no? After one year, ano na yan? Magsisimula na kagad na ano yan? Pasiklaban na. Pasiklaban na yan. So, kailangan merong lumaban doon sa pambato ni presidente. Eh sino ba? Siyempre naman, sino pa bang pinakapambato ni presidente na alam naman natin na ginawa din naman niya sa Davao yun? Si Mayor Sara. Correct. So kung lakas at lakas lang, malakas talaga si Mayor Sara. Oo. Anong tawag dito? Si, ano daw, di ba? Si Chris Aquino? Nagsabi, tatakbo din daw. Nagpahaging siya na tatakbo siya pero hindi natin alam kung presidente o senador. Ay, baka senador. Okay, pero... Ano ba? Sa tingin nyo mga katambay, si Chris Aquino ba? Ay, dapat pa yung senador. Sa tingin nyo ba siya yung mananalo? Nako. Ano kaya? Oo, hindi. Pag mananalo, heart. Kung sa tingin nyo si Chris Aquino magiging senador sa 2022, kung hindi naman... Actually, may suggestion ako sa ano... sa DOTR. Sana kung meron man tayong kaibigan dyan, ano? Ay, si Sek, makapwede. Sige, ano yun? Since ayaw naman eh,
ayaw naman ni Grace po na bigyan yung emergency mm-mm power, maglagay na lang ng tarpaulin sa EDSA. Na ano? Oo. Na? Pasensya na po, ayaw magbigay ni Grace po ng ano. Ay, ganun lang. Na alam niyo pag pinanood niyo si ano si kawawa to si ano si Nebriha. Ah, si Bong Nebriha, si sir. Si Sir Bong Nebriha, pag tiniti, alam mo lagi niya sinasabi yung disiplina ng mga tao, lagi siyang nasa kasi siya may hawak ng EDSA. Eh. So inaano nga naawa din ako eh, kasi ang kukulit ng mga nandoon na sila. Yung mga bus talaga mag-overtake pa. Nandoon na rin sila. Yung mismo mga private pupunta naman dun sa bus. Pero ano eh, eh paano eh kasi mababa ng, di ba pinag-usapan natin yan, mababa naman din ng oo, sahod ng mga NMDA enforcers natin. Walang hazard pay. Wala pa rin, tapos wala ding kulang-kulang din sila. Pagamitan, oo. O, siyempre kasi, ano eh, talagang kailangan ng kooperasyon sa lahat ng departamento kasi papasok na naman yan sa budget. So, emergency power, importante ito. Correct. Kaya sana, tatlong taon na yan, no? Suggestion natin dito sa DOTR, lagay niyo yung pangalan ni Grace po sa EDSA. Ma'am, ganun lang. Respeto naman eh, ma'am. Pahingi ng emergency power para maayos ang EDSA. Ayun. Kaya, panawagan kay Senator Grace po, lagay niyo yan sa EDSA para alam ng tao kung bakit nagkakatraffic-traffic dyan. Hello kay Ate G. G. Taka daw ng Hong Kong at sa mag-ina si Tita Ami Tabakero at saka si Aya Tabakero. Hello, hello po sa inyo. Ayan, sabi ni Cas Tanto Kosus, Kinoo Chris sa showbiz kung mananalo. Ay, nakakatawa naman itong si Sean Medel Garcia, trililing for president. Buahaha. Ang sabi daw, sabi ni Anne Mary Bandoy Escartin, ang sabi daw ni Crazy, kapag si BBM daw ang tatakpong president, kakalabanin niya. Pero if si Sara, di daw kasi alam niyang matatalo siya. Ayun, yun daw ang sinabi. Yun daw, ano daw ba ang gagawin ni Miss Chris siguro sa Senado? Mag-iiyak at mag-iiyak. Diba? So alam naman natin na pag yan si Chris, eh, aaminin niya na siguro. Pero alam mo, marami may nagsabi rin ha. Grabe ang Pilipino, ha? Bakit? Kasi inamin niya na may sakit siya. Tignan niyo, ha? Naawa pa rin ang tao sa kanya. Narinig na natin sa telepono yung usapan nila ni nung falsis. Oo. Na ipapapatay nga na pamilya niya. Di umano, niya. Ha? Di umano. Di umano. And yet, we still, yung mga ibang kababayan natin, ina-admire pa rin yung ganung klaseng tao. Eh kasi ka namimigay ng mga signature bag, nagpapakontest dyan sa Instagram, mga Louis Vuitton, mga Chanel. Dapat mag- Chanel. Game show host na lang siya. Pwede. Huwag na mag-senador. O, teka lang po, news break po muna tayo, 12:30 PM oras. Tambayan sa DWIZ. Muli nating balikan. Tambayan sa DWIZ. Babalik po ang tambayan. Makupos mo kauson. Banat bay. Ayan. So, isa pang nagtitrend ngayon kay Mayor Sanchez. Ah, oo. Actually, pinaliwanag na ito ni Attorney Trixie sa kanyang page. Mm-hmm. Kaya tingnan nyo na lamang po, Luminous by Attorney Trixie and Ahmed. Ang ganda ho nung paliwanag niya doon, eh sa totoo lang, tapos ngayon kinu-quote pa nga ito si ano si Senator Bato. Parang sinasabi si everyone deserve a chance. Okay. Ang kanya lang, ito laman ho kasi ang problema ho dyan. Ang problema ho dyan is nasa batas ho yan. Kaya nga yung komento rin ng iba nating mga vloggers and netizens, sinasabi, ayan, ayaw nyo kasi ng death penalty. Ngayon, galit na galit kayong pakakawalan yan. Eh, yun na nga ang problema. Nasa batas natin yan, kahit ba panghabang buhay, eh, meron pa din ganyang klaseng provision dyan. Oh, ay, teka lang, baka sinisisi kasi na iba si Duterte, hindi po siyang pumirman yan. Noong nakarang administration po. I think 2013 na tayo eh. So, hindi ho yan, wala hong kinalaman si Pangulo dyan. Sabihin, yan ay ini-implement lang yung batas na yan. Kaya nga ho sana, eh, pakiusap natin na tingnan nyo naman. Ngayon, galit na galit yung iba. Kaya iba mga, kahit yung mga dilaw, ginagamit pa yan eh. Sabi ko, ano ba talagang pinaglalaban ninyo?
Akala ko ayaw nyo yung death penalty. Lagi nyo sinasabi, kailangan habang may buhay, may pag-asa. O ayan na, habang may pag-asa, o sige, palayain na ito. Tapos bigla kayong magre-reklamo ngayon. Magagalit kayo. Bakit ang ganitong convicted rapist mapapakawalan? O, ano ba talaga? So, gusto nyo ba ng death penalty? O ayaw nyo? Gusto nyo ba ng pag-asa? Another chance? O ito ng another chance? O, ano ha? Nabasa ko nga eh. Hindi lang siya. Marami pa. Nagkataon lang kasi siya yung sikat. Pero napakarami pang convicted. Oo, na magaganyan. So, kayong bahala kung yan ang pinipilit ninyo. At siyempre, alam mo, sa totoo lang, itong bansa na ito. Ito ang bansang, actually gusto ko nga mag-form ng quote, pero ano, sa English, masyado tayo sa demokrasya. Pero nami-mix up natin yung demokrasya sa self-entitlement. Yung totoo lang ha, yung demokrasya na sinasabi natin, isa pang halimbawa dito ha. Although, good news naman. Okay, good news ito. Ito naman yung pangalawa, yung sa Soji Bill. Okay. Nagsalita na po si Senate President. Oo, Tito Soto. Oo, it's a no. Ah, Senate yan. Malabo sa yan Senate. Sa Senate. So, ang ganda niyan. Actually, may nakausap pa nga tayo isang senador din eh. Last night lang, hindi ko na lang sasabihin. Talaga medyo malabo ito. Okay? Tapos, alam naman natin, sa speaker Cayetano ay isang full gospel Christian, na syempre, pagdating naman dyan sa usapin na yan, sa tingin ko lang din, ayon din sa aking hindi small bird, but little bird, hindi little bird, but big bird, malabo din ito sa house. So, mukhang maganda na ito. Na, ang tanong nga nung iba, kasi actually may mga, merong isang guru po na kumausap sa akin na patungkol dito, tinatanong nila, ala, si Presidente nagsabi na ano, supporting the Soji Bill. At napag-alaman ko din, ayon sa aking big bird, sa aking pag-iikot-ikot ng mga nakaraang araw, na na-misinterpret lang siya ng media. Na sinasabi niya sinusuportahan niya ang Soji Bill. Ang sinasabi niya, he supports all forms. He is against all forms of discrimination. Yun. At ang nais niya, yung tulad ng meron sa Davao. Okay? Kasi sa Davao, masyado sila dyan eh. Sa pagdating sa anti-discrimination, talagang ano dyan sa Davao. Yun ang gusto niya. Protektado. Siyempre, ang media. Kailangan ng balita. Aside from kailangan ng balita, marami ho tayo dyan sa media na medyo ayaw pag mag-out. So, alam naman natin na kapanalig ng ano, ng ibang ibang gender. So, medyo sinalsal nila. At the same time, alam kasi nila na ayaw to ng tao eh. So, makakabawas kuno ng popularity ni Presidente. Okay. Kasi nagano ka dyan eh. Di ba yung sa ano mo, survey mo, 86% ayaw sa Soji Bill. Yun na nga. So, ano yun? I think that's 20,000 ang nag-vote for 2 days pa lang or 1 day pa lang. So, ayaw talaga ng tao yan. Eh, syempre, pag ayaw ng tao at kinampihan ni Presidente, so isipin nila, baka mabawasan ng popularity. So, kailangang salsalin ngayon ng media ito. Correct. So, napag-alaman ko naman, na, napasalamat nga ako nung nalaman ko eh. Kasi syempre, yung grupo, may ka-group chat ako eh, ng mga against dito sa Soji Bill. Sabi niya, ala, si Presidente, ba't pabor sa Soji Bill? Yun pala, eh, namis interpret lang. Baka naman, ano, lumalabas na tayo ay anti, ano, sa LGBTQ. Hindi po ganoon. Inaaral lang po natin yung Soji Bill. Kasi, mahirap yung oo tayo ng oo na hindi natin alam kung ano yung mga nakalagay doon. At, meron nga tayong mga shinare na yung mga detalyado na nakalagay sa batas na yon ay medyo nakakatakot, magulo. Maalangan. Diba? Maalangan. Actually, ito ang ano dun eh. Itong sa Soji Bill naman ito, hindi ito issue ng anti-discrimination lang. Kasi we have all the laws to protect everyone. Okay? Not certain, hindi lang isang gender. Not only female, not only male, not only LGBT. Everyone. Okay? We have laws to protect them. So, wala ho yung issue ng anti-discrimination. Ginamit lang ho yan. Okay? So, pagdating, paano yung sa banyo?
Sa banyo naman, napakaliit na issue para pasahan mo ng SOGI bill, pwede namang ayusin ordinansa. Na lang yan. O, ordinansa. O kaya mag... Pwede nga, kahit nga, ano eh, kahit executive na lang order yung ganyan eh. Pwede na. Mm-hmm. Kahit nga sa tingin ko, pwede pa. Kahit department order sa kung sino mang humahawak dyan, na pwede namang iutusan na lang na lahat ito, dapat may ganito. Hindi mo na kailangan ng isang SOGI bill na maalangan, kasi ang problema sa SOGI bill, maalangan yung karapatan naman ng iba. Mm-mm. Tatamaan eh. Oo. O, may karapatan yung LGBT, pero paano naman yung karapatan? Kasi ang karapatan ng isang tao, dapat hindi sasagasa sa ibang karapatan ng tao. Mm. So, meron akong karapatan. Halimbawa, meron akong free speech. Mm-mm. Pero hindi naman ako pwedeng free speech to the point na sasagasa ako sa free speech ng iba o sa ibang tao. So, bawal naman akong, kaya nga meron tayong libel mm-hmm. o cyber libel to protect others din naman. Kasi alam naman sabihin ko, free speech ko, are, si, ano, si Winner, magnanakaw yan o nagnakaw yan ng ganyan. Pwede ko bang sabihin yan? Free speech ko yun, di ba? Kalayaan ko yun. Pero hindi pwedeng sabihin yan. Bakit? Mm-hmm. Yung paano naman yung karapatan niya? Mm-hmm. Di ba? So, yun yung sinatawag na ang karapatan dapat ng isang tao dapat gumagalang sa lahat ng karapatan. Mm-hmm. Eh, yun ang problema ng SOGI bill. Oo. Na sinasabi nga, pinapaliwanag doon na tatamaan yung karapatan ng iba. So, tulad ng pagpumasok ang isang LGBTQ, isang kumpanya, at hindi siya kinuha. Dahil trans. Oo. Pwede siyempre, kasuhan. Hindi naman sasabihin ng kumpanya yan. Pero pwede niyang kasuhan yon. Pwede niyang kasuhan at sabihin, dahil trans ako. Oo, kaya hindi niya ako tinanggap. Oo. Mas pinili niyang isa na babae o lalaki. Oo. Although, it's still debatable nga sa court. Mm-hmm. And yet, they have grounds. Mm. So, sabihin, madadala ka na kaagad dun sa korte dahil lang doon sa grounds na yun. Because of that SOGI bill. Mm. Nakukonyibig ko sabihin na parang, sige, may grounds ka na eh. Every time na i-deny yung isang ano, mm-hmm. pwede niyang gamitin yun. Mm-hmm. Because I'm LGBT, sa tingin ko kaya ako hindi kinuha sa trabaho na ito. Because I'm LGBT, sa tingin ko, hindi ako... Yan so, yung nakalagay sa SOGI bill. Although, debatable yan sa court. Ang point dyan, nadala ka na sa court. Abala na sa court yan. Mm-hmm. Maraming mga kaso na. Oo, apakarami ng kaso. Oo, sige. Siyempre, patutunayan ngayon nung ano, siyempre nung LGBT. Patunayan mo ngayon na kaya ka hindi kinuha dahil LGBT ka, yun ang sinabi ng kumpanya. Mm-hmm. O, still, nasa korte na kayo. So, imagine niyo lahat ng court. Ganyan na lang ang pag-uusapan everyday dahil lang sa demanda ng ilang ano natin. Eh, sa totoo lang, pwede mo namang talagang i-demanda. Mm. Kung kinuha ka at hindi ka naman diniscriminate ka. Whether you are LGBT, male or female. Meron na tayong mga batas. Meron na tayong batas dyan. O, simula na muna natin dito sa ordinansa. Sa CR po muna tayo magsimula. Yun na nga. Parang ang problema, yung issue dyan, yung CR, na pwedeng solusyonan na kaagad. Bakit mo kailangan ng isang SOGI bill na malalagay tayo lahat sa alanganin? Siguro, hindi ko rin alam, ano? Kasi nagbitaw ng salita si Miss Universe Catriona Gray at Pia Wurtzbach, no? Na sinasabing they support SOGI bill. Or baka na misinterpret ito ng media. Sana, pag-aralan din nila yung mga nakapaloob doon. Ang problema kasi doon sa iba nating mga kababayan na sumasakay lang. Hindi naman nila binasa. Mm-mm. Yung SOGI bill, yung buong SOGI bill, mahaba kasi yan eh. Nasa ano yan, kung gusto nyo mabasa, nasa Senate page, nasa Senate ano yan eh, website. Mm-hmm. So, naandyan yan. So, kaya nga marami tayong tinan, although ano natin to, pag-uusapan natin sa mga darating na araw, kasi may iimbitahan tayo yung si Attorney Chona, yung nagsalita mm-hmm. doon, yung senior mo. Oo. Iimbitahan natin yun dito. Mm-hmm. Para ipaliwanag pa yung SOGI bill na yan. Mm-hmm. Kasi sa actually, sabi nga ng ibang opinion ng iba ha, mm-hmm. sa netizen, parang ginamit lang to si Gretchen. Planted. Siyempre, hindi rin natin alam yan. Hindi ko, ito sinabi lang ng mga netizen. Ha? So, hindi ko alam kung totoo. Kayo, anong opinion nyo? Parang sinabi nila na pinlant. Mm. Para pag-usapan yung SOGI bill. Kasi ready siya eh. Ready siya sa pag-up. Although, kumagat yung security. May pagkakamali talaga yung security. Siguro, at saka yung sa janitress. Na medyo... Magsalita kasi yung janitress, di ba nga, na yung video na nga siya. O sabi, tinatabig niya yung cellphone kasi sa privacy niya, yung janitress daw, at ayun, dalawang istorya kasi yan eh. Pero ang ano dito, nakita kasi ni Senate Tito Soto, yung CCTV. Oh.
O, teka, magbabalik tayo ha, pag-uusapan natin yan. Oras 12:45. Tambayan sa DWIZ. DWIZ. Muli nating balikan. Tambayan sa DWIZ. Nagpapalik po ang tambayan. Ako po si Mo Kausang with Banat Bay. At yun nga, pinag-uusapan natin yung sa Soji Bill at yung nangyaring yung insidente dyan sa CR. Kaya nga alam nyo, sa totoo lang, di ba, nung in-interview natin si Senate President Tito Soto, alam nyo, minsan, madalas siyang binabanatan sa Twitter. Uh-huh. Madalas siyang binabanatan dahil medyo yung pagsalita niya, medyo iba. Uh-huh. Like yung homo sapien, ganyan-ganyan, uh-huh, di ba? Pero sa totoo lang, kung meron man may common sense dyan sa Senado, uh-huh, isa yan, si Senate. Ngayon, marami na eh. Nandiyan na sila. Bato, nandiyan na sila. Bongo. Kasi yun yung mga may common sense eh, si Bongo. Pero dati, isa yan sa may mga common sense eh. Tama yung ano niya eh. Tapos nakita nga doon sa CCTV na before yung video, eh meron pang nangyari. So nasita na. Sa CCTV? Sinita naman na ito, nagpumilit. So parang sinita o sinabihan ng maayos o ano ba? Parang sinabihan ng maayos, sinita, sabihin it was not the first time. That's the point. Na, yung araw na yun, hindi yung una pagkakataon na sinabihan. Yung pagkakataon na yun, hindi yun sinabihan kagad. Kasi nakita na lang natin, response na lang eh. Ah, so yung sabihin may mga attempt na. Doon, nauna. Mm. So parang ang tama nga naman. Minsan eh. Parang sinabihan na, bawal po dyan, ganyan. Nami-mix up talaga natin ng demokrasya sa self-entitlement. Sa totoo lang ha. Marami tayong ganyan sa bagay sa Pilipinas na dahil sa self-entitlement. Mm. Nami-mix up talaga eh. Isa pang dito sa Soji Bill, ang problema, yung freedom naman, yung religious freedom. Okay? Kasi ho, whether we like it or not, napakaraming relihiyon sa Pilipinas. Mm-hmm. Separate man ang state and religion, we have to respect other religion as well. Mm. Okay? Kaya nga ho, di ba, meron tayong respeto sa mga relihiyon ng mga Muslim. Dapat respetuhin natin sila pagka ganito. Tapos sa relihiyon naman ng iba pa, mm-mm, Christian, Catholic, o Iglesia ni Cristo, may mga hindi natin pwedeng ipaglaban yung freedom natin doon. Halimbawa niyan, si ano, pangalan nito, yung nakulong. Nakulong na. Si yung nagsisigaw doon sa loob ng simbahan. Si Carlos Heldran? Yun. Oh. Diba? Karapatan niya yun eh, na magreklamo at sabihin na, Father Damaso ka, ganyan-ganyan. Totoo naman, karapatan mo yun. Wala namang criminal sa sayo, sabihin mo, Father Damaso ka. Mm-mm. Pero, may karapatan yung simbahan hindi mo, na huwag mong gawin sa loob. Mm-mm. So, yun sinasabi na may karapatan ka man, dapat hindi mo sagasaan yung karapatan ng iba. Mm-mm. O karapatan ng isang reliyon, paniniwala ng isa. Eh kung sinasabi ng isang reliyon na sacred yung loob ng kanilang simbahan, respetuhin mo yun. Hindi ka pa pwedeng, may kalayaan ako dito. Gusto kong sabihin na mali ang inyong relihiyon. Hindi. Kaayusan. Kailangan natin ng kaayusan doon. Ngayon, itong problema sa Soji Bill. Itong mga religious group, hindi na nila pwedeng sabihin na ang homosexuality kasalanan. Mm-mm. Kasi pwede na silang sabihin ng anti-discrimination yan. As nakalagay doon? Papasok na sa anti-discrimination yan. Ah. Kasi sinasabi mo, masama kami, kasalanan kami. Oo. So, hindi pwede yun. So, yun na nga, although ipaglalaban pa nila yan, patutunayan nila sa court, pero pwede na nilang idemanda yung pastor, yung preacher, yung priest, kung sino man ang naandyan na nagsabi ang homosexuality kasalanan. Eh, sandali, kalayaan nila yun eh. Separate nga tayo sa kanila. Ibig sabihin, may state separation ng religion. Mm. So, hindi mo sila pwedeng sabihan na kung ano yung sa tingin nilang bawal. Mm-mm. Kalayaan nila eh. Masyadong ano nga yan. So, halimbawa, kunwari lang, bigyan ko kayo example. Meron pumasok naman na bill, bagong bill. Mm. Pork bill. Ano itong pork bill? May kalayaan at may karapatan ng lahat ng baboy. Hindi, pork bill. May karapatan kaming mga baboy. Teka lang. Okay ka na. Hindi sila gawing pork. Hindi, pork bill. May karapatan itong mga baboy. Pig bill na lang, pig bill. So, yan. Bawal mong sabihin na masamang kainin ng baboy. Patay ka ngayong relihiyong ka na nagsasabing ang pagkain ng baboy, bawal. Pwede ka na ikulong. So, bakit? Hindi pwede yung ganong klasing bill. Bill. Na malawak na. Natatamaan naman yung
karapatan ng ibang relihiyon na sabihin na masama ang pork. Ako po ay hindi kumakain ng pork dahil sa vegan, hindi dahil sa religion, okay? Yun lang ha. Yun lang bakit po. Ano, masyado palang ipinapaingay ito, masyadong agresibong itinutulak. At iba ay sumasakay na lamang na hindi ito. Eh kasi nga po, mahilig po tayo mga Pilipinong sumakay sa feeling natin may pinaglalaban tayo. Yun nga, kasi syempre diba, paano naman yung mga magsasabing, halimbawa ikaw, tayo, na hindi tayo para dito. Hindi ako. Nahubo ka namang sasabing ano tayo. Hindi ako, paglalaban ko kahit sino, LGBT, male o female, paglalaban natin kung may umaapi sa kanila. Mm-mm. Hindi na ito usapan ng ano ng gender. Uh-oh. Basta may umapi sa isang tao, ipaglaban natin. Correct. Hindi dahil male o female, hindi naman. Lahat tayo tao. Oo. So yung, kasi hinalimbawa lang nila yung sa CR, mm-mm, ayusin na lang natin yung CR. Mm-hmm. Konting ano lang yan. Tsaka meron namang ano dyan, yung PWD. Mm-hmm. Diba? Meron namang, I mean, PWD na CR, separate. O di. Oh, kasi nga masyadong malawak at kapag ganyan ang klaseng batas na inaipasa, eh baka rin wala ring patutunguhan. Actually, marami tayong nakausap ng kababaihan. Ha? Ewan ko, sa mga babae ngayon. Mm-hmm. Talagang ayaw nila. Yun na mag-CR sa kanila. Kasi may karapatan naman din daw sila. Mm-hmm. Tama nga naman yun. Parang, eh di ba, may nakausap nga tayo eh, isang senador. Mm. Itong anak daw niya, very ano to, yung itong anak ng senador to, very open-minded. Oo, okay. Varsity, volleyball varsity, player. So meron sa mga kasamang mga... Lesbian sa CR, okay lesbian, lang, walang problema. Walang problema, okay. Pero, lang. Pero kung lalabas to sa gabi, oo. At tag-CR sa madilim, at syempre may kitang malaking anino... Na parang anyong lalaki. Oo, ay matatakot din. Oo, di ba, o kaya naman... Siyempre, sila, yung protection din naman nila yon. So, yun yung sinasabi natin na hindi dapat sagasaan yung freedom nila. Eh. Balansi dapat. Ay, Jake, si Jake Yahut, sabi, shoutout lang po from DDS, Maharlikans and BBM Loyalists, Los Angeles, California, USA. Salamat po tambayan at mabuhay kayo. Ayan po. Pero parang may nakita ko dito nag-comment na taga Hong Kong, sana po ay okay kayo dyan sa lumalalang sitwasyon sa mga rally-rally dyan. Ito si Ate Shirley Ramos, bukay rin kamusta kanya Ate Shirley. Nakikita ko yung mga ano mo ha, mga karate videos mo, ipagpatuloy mo yan. Oo. At ito, ayan. Sabi ni Luis Remigio, dapat ay huwag makialam ang mga religions usaping politika. Irene Yambao, ayaw nila ng PWDCR kasi daw parang admission ng pagkakaroon nila daw disability being mandatory. Alam mo ko anong solusyon dyan? Mm. Palitan yung pangalan sa labas. Huwag nang gawing PWD. Ganun lang kasimple yun. Ano na? Bibili ka lang ng papel, iprint mo ngayon, palitan ng pangalan na family room, tapos paano mo pa... ilagay mo doon. Eh, paano yung mga PWD naman daw? Hindi, kasama na sila doon. Mm-hmm. Oh, so, family room na. Mm-hmm. Okay, so, naka-insert na doon. Yung mga simpleng problema na kailangan pa nating palalimin, bakit? Eh, di yung mga senior citizens naman ng ano, mag-antay sa labas sa pila. Eh, siguro. Eh, talagang solusyon dyan. Eh, napakarami namang CR. Apat na CR na lang. Hindi, napakarami namang CR sa isang mall. O, di, pwede naman siguro nating hatiin. Isipin nyo ha, kung may isa pang bill na ipapasok dahil lang sa CR, medyo, hindi ho ba kayo na medyo na ano doon? Na kukurin yan sa ganong klaseng. Isa pang bill para lang sa CR, paki-explain. Sabi nga ni Tony Santiago Galgana, not because you're right, you have the right. Aba, matindi, malalim yung brother ah. Not because you are right, you have the right. Yan. So, yun na nga. Pero, at least good news na ito. Dahil nga, ayon sa ating Big Bird. Yan sa ano, eh mukhang malabo na. Una, sabi na nga ni Senate President, malabo yan. Mm-hmm. Sabi, tapos sa ayon sa ating Big Bird dyan sa House, malabo talaga yan. Mm-hmm. So, saan pa huwag magiging malinaw yan? Mm-hmm. Okay. So, ano yung ano, isasabi mo, meron kang babalita sa aming patungkol dyan sa Deng Baksha? May narinig ka na natutok ang Senado? May narinig ko ako. Huwag na ho kayo mag-worry dyan. Pasok na sa bangayan, Deng Baksha na yan. Yun lang ang aking masasabi. Ano na, no? Pasok na sa bangayan, ibig sabihin, tapo na yan. Ay mali, hindi sa banga, pasok na sa basura yan. Yun, oo. Malabo na yan. Okay, so sa mga nag-worry, sa tingin, alam mo, sa totoo lang, may mga nakausap nga ako dyan, sinalsa lang naman ang dilaw yan eh.
Yung pagbabalik ng Dingbak siya. Mm-hmm. Pero syempre, ang official response ng Malacanang through spokespanelo eh, pag-aaralan. Lahat naman eh, ganyan naman lagi ang response eh. Hindi naman yung ano, hindi ganun. Pag-aaralan, lagi pag-aaralan. Pero ayon niya sa aking nasagap na scoop diyan sa kalobloban, eh malabo ho yan. Hindi ho yan ibabalik. Okay, so kung ayaw niyo maniwala, okay lang, kinichismis ko lang naman sa inyo ang aking nasagap. So wag na ho tayo mag-worry dyan, wag na ho nating palakihin pa yan. Ngayon, ano ang focus? Eto nga, namit, di ba, aksakto yon, namit namin si Doc Willie. Mm-mm. Sa Senado. Actually, mag-meet si Doc Willie at saka si Senator Bongo para pag-usapan kung paano makakatulong si Doc Willie. Mm-mm. Okay, si Senator Bongo sa Senado. So, tamang-tama naman na andoon yung mga mother ng Dengbaksha victim. Mm, oo. Na tinutulungan ni Doc Willie noon. Mm-mm. Pa. Mm-mm. Tapos nung kinausap nga nila, nagulat ako eh. Kasi alam nila yung issue. Nung kinausap nila ako, alam mo sir, matagal nang tumutulong si Doc Willie at ayaw niya na ipasabi to sa publiko. Mm-hmm. O, gano'n naman siya eh, talagang tumutulong lang. Ayaw niya, basta tulong lang. Ang kanya po ay tulong lang talaga. So, ang sabi ko naman, hindi, pinilit ko talaga. Ma'am, interviewin ko na kayo kasi we have to come out. You have to come out na tumutulong talaga si Doc Willie or else, maniniwala ang tao dun sa fake news na nilabas kay Doc Willie. Ayan, sana ma-invite natin si Doc Willie dito para bigyan tayo ng update. Eh, napakabilis pa ng oras. Magkita-kita po ulit. Tambayan bukas. Susunod na programa, In the Heart of Business, kasama si Namaru Sarni at Ronnie Merck. Salamat po sa pagkitambay. Happy, happy Thursday! Tambayan sa DWIZ!